sa inyo lahat. Nandito naman po sa inyo harapan. Nagbabalik si Madam Barya. Oops. Di ba rin lang pangit ang boses. Basta wag laang. Oh, gali. Yan. Habang nagsasalita po ako, hintay natin si Lala Bangking. Ang topic ngayon ay, ang topic po natin ngayon ay bubuksan ko po yung alakansya ko kung magkano po. Tapos, itong alakansya ko na po tayo nakalaan sa COVID pala. Yung mabibilang ko po dito, ibabayad ko sa pwesto, ibabayad ko po ng kurente at tubig. Tapos, yung sobra din po is, ibabayad ko din po sa motor ko para... Ayan na guys, andito na po si Lala Bangking. Napakabilis niya, para siyang Darna. Tingali ka na, anak. Ayan na. Hello po. Umpisa na pala natin yung magbibili tayo ng coins kung magkano kaya itong mga 2 months in kalahati lang po siya. Nag-start ako ng January, February, tapos March ng kalahati yun. 2.5 na months lang po yung ipon kong barya. Hindi ko alam kung magkano. Hala, samayin po kami guys. So ayan po, habang binubuksan po ni Madam Barya ang kanyang anes, ano tawag niyan? Alkansya. Is may hindi pa po siya nasabi. Ang ating vlog for today is counting barya with Q&A portion. So dito natin matutuklasan kung gaano katalino si Madam Barya. And hi mama. So ayan, binubuksan niya na. Gaano kadami yun? Wala, ano lang siguro to. Nasa 1.2 million. 1.2 million ay gano'n. 1.2 million. Pwede ba? Napaka-bongga. Ang laki lang yun. Kung pwede ng picture. Maataman ako ng gig mo. Matignan mo po. Napakadami. Ganyan po siya kasi pag magtrabaho. Guys, 5,000 na po yung papel. Papel lang po yun na, papel lang po. So, habang si Madam Barya is nagbibilang ng mga barya, ako naman ay magbabasa ng mga questions. So, excited ka na ba, Mama? Excited, pero kinakabahan. Oh my God. So, yan po yung mga na-request ninyo. At saka, nung pinost niya na mga question, magbigay ka ng mga question. So, ayan, mag-umpisa na po tayo mag-Q&A portion. So, are you ready, Mama? Gaya nung sinabi ko? Sige. So, ito, first question mula kay Madam Russell Fernandez Peralta. So, ito yung tanong niya sa Unite. Ano ang pinaka-di mo malilimutang pangyayari sa buong buhay mo? Ang yung makalimutang nangyari sa buong buhay ko ay yung na-aksidente ako, bata ako, yung pa ako eh naputol, tapos ang tagal kong nakahiga sa papag, tapos naoperan yung pa ako, tagal, nahulog ako sa mangga.
tapos inoperahan ako sa Baguio. Yun ang hindi ko makakalimutan sa buong buhay kong na higa ko na isang taon na higit doon sa papa. Yun lang. Wow. Bata ka pa rin eh. Oo, mga grade 3 o grade 2. Ganun. So yan. So, nakakalungkot naman isipin. So next naman, mula kay Ate, Princess Sarah Mones Ramos. So, ito yung question niya sa iyo, mother. Wala, hindi ko pa natapos. So, sabi niya, anong gamit mong pills para sa suso mo? Sana all kasi Dax. Ang gamit ko mong pills ay, unang-unang ginamit ko nun ay Lady Pills. Tapos na-discover ko, ano kaya isang pinakamagandang pills na nagamit ko noon, yung pampalaki mo? Hasmin, na-discover ko din. Tapos, na-maintains ko ng Dayan. Kasi yung Dayan ay nakakaputi, nakakalaki mo. Nakaka-flawless, tapos nakakalis ng pimples, tapos nakakalis ng mga dark spot. Yung pills ang maganda, yung Dayan na pills. Maganda yung anak, kikinis yung madiling na balat. Chating! Wait lang po. Nawala na tuloy ako. So, next naman, mula kay Ate Casey Kabatingan Villanueva. So, ito yung ano niya, yung tanong niya sa'yo. Sino-sino yung mga taong mahalaga sa buhay mo na noon na pinaglaban mo para sa pagmamahalan mo? Wow, nakaka-touch na ako naman pinaglaban ko noon ay si Mr. Nonal. Yun nga, si Mr. Nonal. Kasi si Mr. Nonal noon eh, yung tipong inaaway kanya na nga, niloloko ka na nga, tapos nagbababae pa siya, tapos ginamit ka niya lang, hindi ka niya pala minahal. Kumbaga, ako naman tanga, pinaglalaban ko pa rin yung relationship na dahil mahal ko pa siya. Pero yung mga time na yun na humingi ako ng pahit kay Lord na, sabi ko kay Lord na, siguro hindi para sa akin yun, itigil ko na si Mr. Manal. Dahil napakahirap makipagrelasyon sa ganong lalaki na hindi ka na magmahal. Tadaanan at ako. So, wala naman. So, oh my God, last question na lang ata. So, ito, mother. What is the most important lesson you have learned in life and how would you apply it during this time of pandemic? Mula kay Joseph Costales. Well, for me, oh. Well, for me, hindi smoking. Para sa akin ay, ang nai-apply ko sa aking sarili yung nakapag-ipon ako. Nai-apply ko sa aking sarili, nakapag-ipon ako. Tapos, nai-apply ko yung pag-ipon ko sa isang mga flatliner ba yun? Nakapagluto ako ng pansit. Tapos, nagbigay ako ng mga pagkain sa labas, sa mga mahihirap tulad ko. Yun, nai-apply ko bilang isang pandemic. Tapos, yun nga. Naibigay ko sa mga frontliner yung mga na-apply ko sa aking sarili yung tulad ng pag-iipon ko yun. Chinir ko ng mga blessing na yun. Yung time na yun. Yung... So, next naman kay, mula kay Ate Julia Alinio Malipot. So, ayan. Ang ganda naman ng atelier na niya. So, ito yung tanong niya sa'yo, mother. Hindi lahat ng mga taong nasa paligid mo ay hindi natutuwa sa'yo. Pero may naliligayahan sa mga tagumpay mo. Tanong ko po, batiin niyo po ako muli. Para sa akin, Mama Julia, ay, for me, para sa akin ay, meron mga tao na inggitera at saka insecure sa akin. Iwan ko nga eh, hindi naman po ako mayaman, hindi naman po ako mayabang, pero may tao talaga insecure, pero dinidigma ko lang sila. Kaya yung mga basher ko, tuwang-tuwa nga ko yung nilalait ka, pero yung taong nilalait ka, kusang itinataas ka naman ni Lord. Yung taong nang lalait naman, kusang ibinababa. Yun lang, Mama Julia. On anak, next. So, wait lang, hindi na. So, next naman, mula kay Ate, Ate Larry Untulan Magunles. So, ang ganda naman ng tanong niya. So, ito yung tanong niya, mother. Tanggap po ba agad ng parent family mo na kasali ka sa LGBT? Para sa akin is, oo naman, lahat naman tayo kasi lahat namang mga LGBT naman eh masisipag, tapos magagalang, tapos mababait pa, tapos share pa rin mga blessings sa mga tao. Bakla naman talaga ko eh, pitos pa nung tatong bakla na talaga. Tanggap ako ng parents ko sa mga pinsan ko. Hello mga pinsan ko, mga taga Isabela, San Mateo. Hello.
So next, mula kay ate, Gustales Jandok Desi. So ayan yung question niya. Ma-excite ka dito, ma'am. Kasi, alam mo na, lumalablek tayo. Char! So ito yung tanong niya. Beshi, ask ko lang, sino first crush mo sa Uminda? Sabihin mo. Bawal ang sinungaling. Talaga ba? Sasabihin ko talaga? Oo, sasabihin mo yung full name na yung Facebook niya. Char! Depende yung ano lang, pangalan lang? Hindi. Yung buong nickname lang? Buong buo, diba? Walang ganunan, buong buo. Ang crush ko sa Umingan ay si Emmanuel de la Cruz ba yun? Oo yata si Emmanuel de la Cruz. Siya ang pinaka-crush ko, si Emmanuel de la Cruz. Bakit? Kaya naging crush ko siya kasi unang tingin ko sa kanya, mabait. Para, ang ano siya, parang madali siyang mahalin. Tapos, parang ano, madali siyang kunin yung loob niya. Tapos mindhin pa. Tapos chubby pa. Tapos makinis pa yung balat niya. Tapos, adun lahat-lahat. Gwapo, matangkad, marunong magluto. Tapos, kasarap yakapin. Nandi nito eh. Ayun lang, crush ko lang naman siya sa Umingan. Pero, crush is only padhana, diba? Sana next, makita-kita at isasali kita sa vlog ko, Emmanuel. Ayan, kaya na yung crush ko. Nakakaya. Ayan, so next, yun tuloy. Langgay nito eh. Abs lang siguro gusto nito. Mula kay Ate Yancy Grace Galieres. What is the best thing that you've done in your whole life? Para sa akin ay yung nagpatayo kami ng bahay. Yung third floor, second floor pa lang pala kami nagpatayo ng bahay, pero hindi pa tapos kasi yun nga, nagtumigil kami nagpatayo ng bahay kasi yung mga income namin ay laging out. Parang ito oh, binuksan ko yung lakansya ko, ito sana ko ang lakansya ko yung nakalan, ito para sa bahay talaga. So next, mula kay Ate Preciosa Malvita, wow, Malvita talaga. So ito yung tanong niya. Anong mas mahal mo? Mga aso mo? Ang business mo? O ang pag-vlog mo? Hello, attorney! Ang para sa akin ay business ko. Kasi business ko ay nagsimula dito kung bumili ng cellphone. Nag-start na rin ako mag-vlog. Tapos nakabili na rin ako ng aso ko. Tapos nakabili na rin ako ng mga appliance sa bahay. Tulad ng pag-iipon ko, nakadalawang rest na ako, tapos nakadalawang TV na ako, tapos nakakuha pa ako ng motor. Mahal ko ng business ko, tapos doon na nagsimula nga yung pag-anak ko ng buhay ko, yung pag-business ko, tapos ayun lang. Yun lang, attorney. Hello! Oh, 3,000 na to. 3,000 na yun. Yan. May 2,000 dyan. Ito. Bilang 2,000 para maging 5,000. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10. Okay. 1,000, 2,000. Yan guys, meron na tayong 5,000 papel. Tapos, 10,000 na itong mga papel guys. Ang gulo kong mag-ano. Actually, mahirap mag-ano ng pera. Kakatakot din. So, let's proceed. Proceed na tayo. Proceed. Mula na, next question naman is mula kay Kuya Belfredo Ramos Enriquez Cashew Junior Doctor. Wait, but Junior. Kuya Junior, what do you prefer, mahal mo o mahal ka? Oh my God! Para sa akin ay yung tipong gusto ko naman, ako naman mahalin. Bakit? Kasi natry ko na kasi nagmahal, pero mahal ako ng mahal. Lahat binigay ko, lahat pinalagaan ko yung isang tao na yun. Lahat pala, pag hinahal mo isang tao, iiwan ka pala, iiwan ka pa. Kahit anong ipakita mo, kabaitan mo sa kanya, iiwan ka pa rin ng tao na yun. Mas gugustuhin ko na lang po yun, ako na lang po mahalin para maramdaman po naman na may concern pa rin lalaki sa akin. Yun lang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4
Mula kay Ate Isabel. Tunyak. Tunyakaw Pansino. So, ito yung tanong niya sa'yo, Mari. Anong natutunan mo ngayong quarantine? Ang natutunan ko ngayong quarantine ay yung pag-iipon. Tapos, yung nakapagpundar ng rent dito sa loob ng shop ko. Binili ko yung March lang. Tapos nakapagbili ako ng upuan, dalawa. Tapos nakapagawa ko ng salamin dito. Yun ang natutunan ko. Tapos tuloy-tuloy ng pag-iipon ko. Yun lang. Next question mula kay Ate Gina Lynn Padluan Lacson. So, ito yung tanong niya. Where do you see yourself in 10 years? Na? Where? Saan mo daw nakikita yung sarili mo sa 10 taon? Para sa akin ay siguro, makikita ko yung aking sarili, siguro yung tuloy-tuloy siguro yung pag-iipon. Tapos, yung 10 years na yun ay itutuloy ko pa rin yung bahay namin. Tapos, pagtapos yung bahay namin ay mag-aaralin ko na rin yung kapatid. Yun lang. Very good. So, meron pa ba? Ito ka na. So, wala na. So, wala na mag-o. So, ako na magbibigay na last question para sa isa. Ito kasi pinag-uusapan namin to nung nag-edit ako ng vlog. Kasi hindi ko na sasabihin ito, hindi ko na ikikwento sa inyo. Sa amin lang yun. That is private. So, itong tanong ko sa'yo, Mother. Anong masasabi mo sa mga basher na nagko-comment sa'yo sa mga vlog mo? Para sa akin sa mga basher ko, pati sa Facebook ko, ipagpatuloy nyo lang yung pagdadaw niyo sa akin. Dahil dyan naman kayo masaya, di ba? Yung pag-like ng isang kapwa nyo. Kasi hindi naman habang buhay na ako ay nasa baba. May tao naman yung i-down ka naman siguro, pero mismo inaangat ka naman ni Lord. Yung tao naman nag-down naman sa'yo ay kusa naman ibinababa ni Lord. Kaya kung sabi ko sa'yo, yung basher din sa Facebook na yan, ipagpatuloy mo lang yan, siguradong gaya mo sa dyan. Yun lang. God bless, basher! O di po. Parang galit ka ato. Hindi ako galit. I love you. Parang marang ka kita eh. Ito ang bigyan ka ng pera. So, ay. Hindi ako galit sa mga basher. Gusto ko ng maraming basher. Dando ako na tumiti. Dando mo na lumalaks ang aking loob. So, ayan. Yan. Tapos, barya na. Bilang din ng barya. So, tapos na ang aming question. So, ay. Oh my God. So, ulan na yata. Ilan na yun, anak ko? Hindi ko pa alam. Kasi so ayan, nagbabalik na naman po kami. So, tapos na po namin nabilang ang barya ni Madam Barya. So, ayan. So, napakadami din po. So, ayan. Pangbayad po ng pesto yan. So, ayan. So, hulaan po ninyo kung magkano yung nakanbas namin. Magkano po yung nabilang namin. So, may price po kayo na tumatagunting na 500 pesos. So, ang makakahula po nito is bibigyan po namin siya ng 500. So, good luck. So, ito naman yung ano. So, A, 15,900. So, comment down below ha, yung mga sagot nyo. B, 15,600. And C, 15,100. And letter D is 15,200. So, ulitin ko. A, 15,900. B, 15,600. C, 15,100. And letter D is 15,200. So, good luck po. I hope nag-enjoy kayo sa aming vlog ngayon. So, ayan mama. Back to you, Madam Barry. Hello, thank you po sa mga sumusuporta sa amin, lalo na po sa YouTube channel po. Thank you so much sa lahat na sumusuporta sa amin. Sana magustuhin niyo po ang aking vlog at mag-comment na po kahit magbibigay po kami pabuya, kunting pabuya lang po.
Kasi ito po guys, talagang ibabayad po namin ng Cristo, tapos yung kalahati natin yung po, ibabayad po namin ng motor. Talagang, hindi ko makakalimutan talaga itong quarantine ay iiwan ko na ito pong Cristo ng 8 years na po ako dito, tapos bibitawag ko. Kasi talagang wala na itong kasing pumapasok na customer. Kaya see you next time vlog. Bye-bye!